Hello everyone! Hello Words and hello Philippines! Welcome to my channel, Let's Talk Vlog. Kumusta na po kayo? Shout out sa inyong lahat. It's me again. Our video for today guys, ito po yung part 2 ng splat communication na ginawa natin kahapon. So, dito natin makikita guys yung bawat region, no? Na kung saan nag-conduct ng kalye-survey ang splat communication. But before that guys, don't forget to subscribe sa splat communication. Ngayon guys, pupunta tayo ngayon dito sa Cagayan. O yan, ito ay part 2 ito, okay? Same respondent and of course, same din yung date, no? March 24 to 2022, ito yung part 2. So, mag-umpisa tayo ngayon dito sa Cagayan. Ayan, umpisahan natin dito guys sa pinakamababa. O, ayan, makikita natin dito, no? Kung sino po kaya at sino po ang pinakamataas. Well, Ping Lacson 7%, Manny Pacquiao 2.7%, Lenny Robredo, nako, pak na ito guys, lagpak talaga, 2%. Of course, lalo na si Dumagoso, nako po, ito na naman, itlog, 0%. Of course, ito ang pinaka-highlight sa taas. Dapat ganitong rating niya guys, ha, hanggang Efrel, no? 94.6 ang nakuha ni BBM. Ito po guys, no? Napakaganda ang kanyang ratings dito sa Cagayan. Ibig sabihin, mahal na mahal po siya, no? Siyempre si Undecided Bukya, 0. So ngayon guys, ha, aakyat na naman tayo dito sa Camarines Norte. Ayan, of course, same respondent and same date, okay? Now, pupunta tayo dito kay Ping Lacson sa kanyang nakuha guys, 1.6%. Manny Pacquiao, 3.9%. Of course, si Lenny Robredo guys, ha? Mataas po siya dito. Wow, ha? Talagang tinalo niya si Sir BBM. Nakukuha si Lenny Robredo ng 63.2%. Balwarte niya po ito, no? Siguro kababayan niya talaga. Of course, lalong lumagpak itong ating isang kababayan na tumatakbo sa pagkapangulo si Isko Moreno, 5%. Ang ating pambato ay nakakuha po siya ng 19.1%. Hindi na po bukya po 'yun, ano, mataas pa rin kahit papaano. Siyempre si Undecided guys ay nakakuha po siya ng 7.2%. Now, nakikita natin dito medyo lamang dito si Madam Robredo, no? But okay lang guys, walang problema doon. So, pupunta na naman tayo ngayon dito sa Camarines Sur. Okay? Same date and of course same respondent. Ping Lacson 3%, of course Manny Pacquiao guys 8%, Lenny Robredo pasok na naman siya guys, ah, mataas ang kuha niya dito is 79.5%. Okay lang 'yon, no? And of course si Isko Moreno nakakuha guys siya ng 8% na. Ang tindi nito mga best. Siyempre, kung nakikita natin ang ating pambato guys, napakababa niya actually. Si BBM nakakuha po siya ng 8.6%. Okay lang yan, ano? Ang Undecided naman guys is nakakuha po siya ng 9.9%. Ayan, ano? Don't forget guys ha, to subscribe to Splat Communication. Ngayon, ito po guys ha, Kalye Sorbe, summary ng Splat Communication sa Camarines Sur. So ngayon guys, pupunta tayo na naman sa Capiz. Naku, titingnan natin guys ha, kung sino ang makapis-kapis dito ha. So pupunta tayo dito kay Ping Lacson. But actually, no, same date and same respondents. 135,000 respondent guys ha. Ping Lacson, nakakuha po siya ng 5%. Manny Pacquiao 18.6% and Lenny Robredo guys nakakuha siya ng 17.4% and of course Isko Moreno nakakuha po siya ng 16.4%. Ayan, of course ang ating pambato, no, si BBM, ayan, nakakuha siya ng 40.7% guys. Ayan ay sa Capiz, no? So medyo okay naman ang ratings ng ating pambato na si Sir BBM. So ngayon guys, dadako na naman tayo dito sa Cavite. Ayan ang sinasabi, hindi daw kay BBM ang Cavite, no? So makita natin dito, same respondent and same date, no?
makikita natin dito, Kaiping, Lacson, taga Cavite po ito, no? Baluarte niyo po. Pero tingnan niyo ang nakuha niya, 4.9%. Hindi natin alam kung ang dahilan kung bakit ayaw ng taga Cavite sa kanya para sa pagkapangulo. And Manny Pacquiao, guys, 4.1%. Si Lenny Robredo na umangkin na siya ang gusto ng tao sa Cavite. Kung natatandaan niyo yung rally, medyo viral lang dating, no? Sobrang sangkaterba ang tao nagpunta. So, nakakuha po siya, guys, ng pinakamataas sa lahat, 7.2%. So, syempre, guys, ang Isko Moreno natin, si Mr. Tax Estate, ay, ito pinsan ni, ni Tabaco. 7.9%. Okay? Siyempre, pag sinabi mong Cavite, baluarte po ni BBM po yan. 60.5% ang nakuha niya sa Cavite. Ang undecided, guys, ay nakakuha po siya ng 15.4% dyan sa Cavite. Magalabi shout out sa mga taga Cavite. Maraming salamat po. Natatandaan natin nung isang araw, talaga naman halos parang Victoria rally yung ginawa ng mga taga Cavite nyo na paano kung paano nila minahal si Sir BBM at Sara Uniteam Tandem, okay? So ngayon, guys, dadako na naman tayo, maglalakad tayo, nakakainit, sobrang init ang araw actually, kaya nakasombrero ako. Pupunta tayo ngayon ng Cebu, ang layo. Magsakay tayo ng aeroplano, guys, oh. So same respondent and same date, guys, ayan. Of course, no? Pupunta tayo kay Ping Lacson. Ewan ko ano nangyari, tanungin natin sa kanya, guys. Magkano nakuha niya sa Cebu? 2.5%. Ayan, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, oh. Ay, talaga naman ito, no? Si naghahamon ng debate one-on-one. Talaga, ito si ano, guys, plat na walang forma. 15.6% ang nakuha niya sa Cebu. And of course, ang ating madam, no, na sinasabi, okay naman, kampi ang taga Cebu sa kanya. Siyempre, nakakuha po siya ang pinakamataas, guys, ha? Si Madam Lorbredo, nakakuha siya ng 7.7%. Of course, si Isko Moreno, guys, nakakuha po siya ng 6.5% actually. Ay, naloka ako. And of course, guys, ang ating pambato, of course, si BBM, nakakuha siya ng 45.7%. So, lamang siya, guys, dyan sa Cebu. At ang undecided, no, nakakuha po siya ng 22.6%. And of course, shout out sa mga taga Cebu. Ngayon, maglalakad na naman tayo, guys, ano, pabalik, no? Parang iikot natin. Sasakay tayo ng barko, of course. Kaya, yung mga bag ko nandoon na sa barko. Pupunta tayo ngayon sa Cotabato. Cotabato, guys, ha, malapit sa aking lugar, sa General Santos City. So, ngayon, ayan. Talagang dapat interview natin si Senator Lacson. Bakit? Yung kinuha niya, yung mga nakuha niya, guys, ng mga survey, no? Hindi natin alam kung bakit nagkaganito. Ang nakuha niya is 1.4%, guys, ano? Si Manny Pacquiao, Cotabato, baluarte niya, actually, Mindanao na, part ng Mindanao ito, guys, ha? 11%. Ayan, of course, ang pinakamataas sa lahat ay ang ating si Madam, 4.6%, guys. Ayan, si Isko Moreno, oh. Medyo maraming fans, ano? Si Isko sa Mindanao, sa Cotabato, 14.6%. Of course, ang ating pambato na si BBM, nakakuha siya ng 54.5%. Siyempre, si undecided, hindi nagpapahuli yan, guys, ha? Laging nandyan, nakaabang. 13.8%. So, yan, guys, ang nakuha sa Cotabato, no? Mataas ang ating pambato, no? Shout out sa mga taga Cotabato. Ngayon, guys, pupunta tayo sa baluarte ni Mayor Inday Sara, no? Titingnan natin ngayon, no? Iikot tayo. Kaya yung sapatos ko pudpud na. Tanungin na naman natin si Senator Lacson, guys. Bakit pababa ng pababa, guys? Same respondents and same date, guys, ng part 2 ng SPLAT communication sa kanilang kalye survey, no? Summary, si Ping Lacson, guys, nakakuha po siya ng 1%. Ayun, patay tayo, guys, ha? Pusting-pusti, no? Si Manny Pacquiao, nakakuha siya ng 3.4%. At si Lenny Robredo, guys, ayan, ha? Pabagsaktan na tayo ng pabagsak sa Mindanao, mama. Nakakuha siya, guys, ng 5.7%. Ayan, guys. Si Isko Moreno, guys, ha? Eksakto. 6% ang nakuha niya. Siyempre, ang ating pambato, guys, sa Davao de Oro ay nakakuha siya ng 36.6% si Sir BBM. Agoy, mataas pala si undecided. Naloka ako, mga pes.
For the first time, undecided 47.3%. For sure, mapupunta kay Sir BBM yan sa darating na eleksyon. Dahil dyan, makikita mo sa 47.3% na yan, guys, ay nandyan yung mga silencer supporters ni Marcos. Ano? So, yan po ang Kalye Survey summary ng Splat Communication sa Davao de Oro. Ngayon, guys, dadako na naman tayo sa Davao del Norte. O yan, Davao talaga. Oh, bigalong shout out sa mga taga Davao. Ngayon, pupunta tayo kay Senator Lacson, guys, ha. Oh, ano na nangyari na naman? 2.9% ang nakuha niya. Oh, 'di ba, social? Of course, si Manny Pacquiao, ayun, nakukuha po siya ng 5.8%. And of course, si Lenny Robredo Agoy, pak na pak. Lagpak tayo, dai. Ito nakakuha siya ng 2.3%. Naku po, pakay tayo. Siyempre, lalong lumagpak si ano, ha, si Isko Moreno, guys, nakakuha siya ng 2.8%. Nako, kulilat kayo, guys. So, ayun, medyo mataas masyado dito ang ating pambato na si BBM, nakakuha siya ng 68.6%. Oh, ayan, no, mataas na mataas. Siyempre, yung ating undecided, guys, nakakuha siya ng 17.6%. At siyempre, yung ating, ano, guys, ha, ang ating mga kandidato ay talaga ng mga, talagang mainit ang labanan. Yan sa Davao del Norte. Shoutout yan sa taga Davao del Norte. Ngayon, guys, pupunta na naman tayo sa Davao del Sur. Ayan, another baluarte ni Inday, no? So, mga Bisaya yan, no? Mayong adlaw sa inyong tanan diha, mga kabisayaan. Of course, pupunta tayo ngayon kay Ping Lacson, ano? Very questionable. Bakit ganyan lagi ang nakukuha niya, guys? 3.3%. Manny Pacquiao, 6.1%. Of course, nako, talagang lagpak ito. Dapang-dapa, guys, si Madam Robredo. Ayan, nakakuha siya ng 1.1% doon sa Davao del Sur. Ibig sabihin, ayaw sa kanya ng mga tao doon. No? Lalo na si Isko, guys, ha? 2.1% dyan sa Davao del Sur. Ay, siyempre, mataas ang nakuha ng ating pambato na si Sir BBN. Nakakuha, guys, siya ng 61.3%. Si Undecided ay nakakuha lang siya ng 26%. So, ayun, no? Pupunta na naman tayo doon, no? Maglalakad na naman tayo, guys, sa Davao Occidental. Ayan, shout out sa mga taga Davao Occidental. Maingay yung kapitbahay ko, actually. Ngayon, nako, ito na naman ang sinasabi ko, eh. O, pababa ng pababa. O, si Senator Lacson, guys, nakakuha siya ng 0%. Of course, si Manny Pacquiao ay tumaas dyan, guys, ha. Medyo number one siya dyan sa Davao Occidental for the first time, ano. Nakita natin dito, no. Si Manny Pacquiao, guys, ay nakakuha siya ng 33.2%. Siya ang number one, ano. Si Lenny Robredo ay nakakuha siya ng 3.3%. Si Isko Moreno, nakakuha siya ng 5.3%. Of course, guys, ha, mataas din ang kuha ng ating pambato. Ukukunti lang ang lamang kay Manny Pacquiao, nakakuha siya ng 29.1%. Okay lang po yan. Yan ang Davao Occidental. At syempre, ang undecided, nakakuha siya ng 29.1%. Pareho sila ni Sir BBM. So, yun, guys, ha, mataas si Pacquiao, siya ang nangunguna sa Davao Occidental. Manok pa more, guys. So, yun. Pupunta tayo sa Davao Oriental. Ayan, o. Same respondent and same date din, guys. Agoy. Naunsa man ni Uy. Agoy, si Senator Lacson, interviewin ko na ito. Ano na nangyari sa kanya, guys? 0% ang nakuha niya dyan. Si Manny Pacquiao, bumaba naman siya, guys, ha? Sa Davao Oriental, nakakuha siya ng 17.7%. Si Lenny Robredo, pak na pak, lagpak, ay 1.4%. Pareho sila ni Isko Moreno, 1.4%. So, ibig sabihin, guys, hindi sila gusto ng tao dyan, ano? Kukunti lang ang may gusto sa kanya. Siyempre, nangunguna ang ating pambato na si Sir BBM, nakakuha siya, guys, ng 54.6%. So, siyempre, si Undecided, mas mataas sa 4, ano? Nakakuha siya ng 24.8%. Siyempre, guys, mapupunta kay Sir BBM yan sa pagdating ng May 9. Ayan. Yan po ang Kalye Survey Summary ng Splat Communication sa Davao Oriental. Ngayon,
So, yun guys ang kabuuan ng Kalye Survey sa Marinang Splat Communication sa part 2 natin. Kahapon part 1, ayan po. Kung nakikita nyo, may nasero guys, talagang maraming bukya. No? At syempre, nangunguna pa rin si Sir BBM. So guys, titingnan natin yung kabuuan, no? Yung summary. No? Manok Pamor, ayan. So nakikita nyo dyan guys, ha? Cagayan, Capiz, Cavite, Cebu, Cotabato, ayan, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, of course si Sir BBM ang nangunguna. Yan ang 35,406 respondent as of March 29, 2022. First rank ng provinces CD, no? Yan ang ating Sir BBM. Kung nakita nyo guys, ito naman si Madam Robredo, ha? Panalo po siya sa dalawang region, ano? Camarines Norte at Camarines Sur. Nakakuha po siya ng 63.2 and 79.5%, no? Baluarte niya po yan. Of course, si Manny Pacquiao, ayan, nakakuha sa Davao Occidental. Siya po ang nangunguna doon. Nakuha niya po yung 33.2%. Ano? Nanguna siya doon. Si Ping at saka si Isko, wala po, no? So, yun mga best, sana nasayahan kayo, no? Don't forget guys to subscribe, likes, ha? Don't forget. And of course, guys, ha? Kung manok pa mo. Kung mayroon kayong masasabi dito guys sa ating video sa Kalye Survey sa Marinang Splat Communication, comment down below mga be. Sana napasaya kayo at nakita niyo ang ratings ng ating pambato na si Sir BBM at tataas pa yan sa darating ng mga araw. And that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood and mag-ingat po kayo lagi guys. Okay? See you guys. Manok pamor mga best. See you guys on my next video. Ayan, may part 3 pa ito. Ika nga. Ayan, mag-ingat at God bless us all sa ating lahat. Salamat po guys sa supportan nyo. Love you all. Bye, 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 babus. Love you guys. Mwah. Nandito ako sa likuran ng bahay. Fresh na fresh. Babus.